Okay, good morning po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay magtatanim tayo ng buto ng ubas. Yan, try natin. Yan, bago tayo magsimula, kumain muna tayo. Agahan, hot dog. Yan, may pritong isda, may arosit. Tsaka, ngayon sa ating lahat, ngayong araw na ito ay magtatanim tayo ng yan, ubas, tama. Okay. Marami to kanina, kaso nga lang na kita ng manok. Yan, dalawa na lang natira. Kaya yan, ilalagay muna natin sa ref for 1 week. Yan, okay na yung 1 week. Para at least na ano, germinate. Lalagay natin sa tissue para magkaroon siya ng ugat. Ayan, so let's go. Okay po, ito po yung ating mga mixture ng lupa. Ito po yung lupang pinagsunugan, ano, kinuha ko po doon. Tapos animal manure, tapos purong lupa. Ayan. Okay. Okay, so guys, paghaluin na po natin lahat. Ito po yung gagamitin natin sa pagtatanim ng ubas. Ihalo lang po natin mabuti para maging buhag-hag po siya. Ayan, at saka para maging mataba, para maganda yung tubo ng ating ubas. Okay, so tignan nyo po ano. Ayan, buhag-hag siya. Ayan, napakagandang klase ng lupa para sa ating itatanim na ubas. Okay. Ayan po, gagamit po tayo ng seedling tray para sa pagtatanim ng buto ng ubas. Okay, ito po yung ating mixture kanina. Yung pinagsunugan, animal manure, at saka yung purong lupa. Ayan. Dito po natin ilalagay sa ano, seedling tray. Lalagyan po natin lahat dyan. Kailangan po punong-puno, ano? Kasi buhag-hag po yan pag dinilidan natin. Kumbaga bababa pa po yan yung lupa niya. Yan, ganyan lang po, ano? Kung may mga seedling tray po kayo dyan o kaya yung pinagkargaan po ng itlog, pwede rin po yon. Pwede rin po sa mga plastic bottle para po hindi na tayo gagastos. Recycled po. Ganun. Okay. Ayusin lang natin. Ayan. Okay. Ayan. Tapos bubutasan po natin para sa paglalagyan ng buto. Ayan. 1 cm lang po. Ano? Ayan. So natapos na po nating tinanim yung mga buto. Meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mga tinanim na buto. Okay. Ayusin lang po natin. Tapos, andito po yung mga tinanim ko. Yung nauna na po. Mga 1 month na po ito. Yan. Okay. Halos ano po siya. 2 inches po siya, no? Yan, 1 month. Okay. Thank you. Okay, ngayon naman po ay didiligan na po natin. Yan, dahan-dahan lamang po, ano? Yung ginamit ko po dito ay yung pinaghugasan po ng bigas. Yan po, para po magkaroon po siya ng stock na nutrients, ano? Yan, pataba. Yan, ayusin lang natin. Yan, maganda po yan sa pagtatinim po ng buto ng ubas. Yan, para mayroon siyang pondo. Okay, thank you. Ito po, meron din akong tinanim sa plastic bottle. Yan, pwede rin po itanim yan sa plastic bottle para hindi na po tayo gagastos ng bibili ng tray. Yan, 2 po. Okay. Yan, yung mixture po ng lupa ay ganun lamang po, ano, yung pinagsunugan,
animal manure at saka purong lupa. Ayan po, meron din ako sa mga paso. Okay. Okay, at ito po yung ating tinanim na ubas. Ito po ay 1 month old na po siya. Ayan. Okay, pwede rin po tayong may direct planting, ano? Mababaw lamang po. Sakto lang doon sa may label po ng lupa. Okay, at meron po akong itinanim po dito na ubas, yan. Matangkad na po siya. Ito po ay 8 months old. Okay. So hindi pa po ito namumunga, pero more than ano na po siya, 1.5 meters na po siya. Ayan. Okay, sabi nila 3 years before fruiting. Ayan. Okay, so hanggang dito na lamang po yung ating video sa pagtatanim ng ubas. Ayan. Okay, so sa lahat po ng aking viewers at sa mga viewers pa na hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, ayan, please sana po isubscribe nyo naman po ako para mapanood nyo naman yung aking mga video, ayan, at para po maging updated po kayo sa lahat ng video po na aking i-upload. Ayan. Don't know where we're gonna fly.